business po, ano, yung bago matapos yung taon na ito, maka 400K tayo. Opo. Sino ba yung maingay? Shout out po kay Taong Gala. Ay, kay Taong Gala, idol. Shout out po sa iyo, mabuhay po kayo. Ayun na. Thank you very much. Alright, ay isang magandang araw na naman mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo. Pwede mga kaibigan, ngayon lang po tayong nakabalik ano po, sa pagre-reaksyon sapagkat ilang araw tayong nagpahinga dahil sa ating munting karamdaman. At, medyo okay na no? Kung sakali. At sa araw na ito mga kaibigan ay mayroon lang tayong bibigyan ng reaksyon na ito po ay patungkol kay ka-business doon po sa pagkawala ni Christian. Okay, so panoorin po natin ang videong ito. Pero mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, sana po ay pindutin naman ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa sunod nating mga video. At hinihiling ko rin po sa inyo mga kaibigan ano po, na i-follow natin si Ka-Business Official para po naman na maabot natin ang kanyang pangarap na makuha ang kanyang golden button. Sabi nga kahit 400 lang sa taong ito ay masaya na siya. Ganon din po si Papa Dins ano po, na makuha naman ng silver button. So para po sa pagpapatuloy ng ating reaction video, panoorin po natin ang video ito. Ngayon na magandang gabi po sa ating lahat mga ka-business. Presensya lang po kayo, bigla ang ano ito. Bigla ang vlog kasi po tumawag si Anatek, si Nanay Andrili, na nawawala na naman si Christian nakatakas po. Ayan mga kaibigan, so hindi inaasahan ang biglang pagkawala na naman muli ni Christian. Kung atin pong matatandaan, ito po ay kung correct me I'm wrong, pangatlo na yata ito na pangyayari no, na laging umaalis si Christian sa kanilang pamamahay at palagi namang nare-rescue ni Ka-Business. So, at sa pagkakataong ito, nung makita ko ang vlog, ay ako po ang natakot. Una, gabi po yun. Mag-aalas 12 ng gabi at ang lugar na napuntahan nila sa Rikto. Alam naman natin mga kaibigan, mga kapatid, na siyempre sila po ay nabibigay ng ayuda. Alam ng tao na nabibigay minsan, nagbibigay ng pera si Ka-Business. Ang iniisip po natin ay baka may makakita sa kanya at gawa ng masama. Ano po, napakadelikado po sa gabi. Lalo na nung nakita ko nagbukas na ng sasakyan, nandun si Mrs. Ka-Business, tinatawagan yung kontak nila. Sobrang nag-alala talaga ako. Sa mga pagkakataong itong mga kaibigan, kung inyong mapapansin, medyo alalang-alala na si Ka-Business. Sobrang nag-aalala na siya. At nakarating na nga sila. Dito nakarating na sila sa area, no? Kung saan nandoon si Christian. Ang pinakamaganda lang dito, mga kapatid, kasi mayroon isang concerned citizen. Ito, ayan, Rikto Station to mga kapatid. Kung ating makikita, ito ay Rikto Station ng LRT. No? At ang maganda lang dito mga kapatid, kasi mayroon isang followers, ka-business natin na supporters na nagmagandang loob at tumawag sa kanila kung nasaan si Christian. At hindi niya iniwanan yung lokasyon hanggat hindi pa dumarating si Ka-Business. Thank you so much sa Sir Nuli. Ayan, si Sir Nuli po ang may magandang kalooban na tumawag kay Ka-Business. Buti na mukha niyo, ano? Ano oras yung pinakita? Bago mag-alas 12. Makakalain yun, bago mag-alas 12. So hindi siya umalis doon sa area na yan hanggat hindi pa nila hindi pa dumarating si Ka-Business. Sa mga pagkakataong itong mga kaibigan, ito yung pinaka nakakaantig na tagpo ano po. Nung makita na ni Ka-Business si Christian at nakita na ni Christian si Ka-Business, grabe, biglang bumangon si Christian at lumapit agad. Anong nangyari naman sa'yo? Ha? Anong nangyari naman sa'yo? Bumangon agad si ano, no? Si Christian, lumapit agad kay Ka-Business. Nagagala lang ako. Ano? Nagagala lang daw siya. So dito madungis na naman si Christian
Oo, taong grasa na naman uli siya nung bumalik siya sa pagkakataong grasa. Kapag umalis siya, gano'n naman talaga. Pero ang mas sigit na nakakaantig ng damdamin, mga kaibigan, itong makita siya, itong tangpong ito, nung makita siya ni Mrs. Cabiznas. Sobrang naantig ako rito. Anong sinak niyan mo? Sobrang nag-alala si Mrs. Business, tinatanong niya kailan na matagal na daw, sa anong sinakyan mo. So nandyan yung concern oh, bilang ina para kay Christian. Ano lang? Naglakad ka lang? Naku! Paano ka nakaalis sa inyo? Diba? Mararamdaman mo mga kaibigan yung concern niya para kay Christian. At higit pa, ano? Higit pa sa isang kadugo, higit pa sa isang tunay na anak. So, nung makita nila, ayan, inihatid nila sa bahay ni Christian, nandoon ang tatay ni Christian, and then, pagkatapos niyan ay mga alas 4 na, ano, ang sabi ni Kabisnes, nang makarating sila sa bahay. Sa bahay? Ay, ko. Ano oras na po, ma? O yan, alas 4, nakauwi na sila sa bahay mismo ni Kabisnes. Naihatid na si Christian. Alas 4 ng madaling araw. So yun po mga Kabisnes, update ko na lang po kayo ulit sa susunod. Pagbisita natin doon, ano, yung nandyan si Nanay Indrili. Para pausap natin kung ano ba nangyari. Kasi kanina, si tatay medyo nakashot kaya. O yan, so sabi nga ni Kabisnes, medyo nakashot si yung tatay ni Christian. Now, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga giliw na mga Kabisnes, pagdating kay Kabisnes, saludo ako. Saludo ako sa ibinibigay niyang pagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak-anakan, sa lahat ng kanyang mga taong nakapalibot sa kanya, maging ang mga kagwang. Pero ang sakripisyong kanyang pinapakita sa ganitong pagkakataon na lumulusong sa kahit sa dilim ng gabi. Tulad niya ng sinasabi nating termino, yan po ay mga, yun yung tinatawag na unconditional love. Pagmamahal na hindi masukat, higit pa sa pagmamahal ng mga magulang. Subalit sa sitwasyon ni Christian, para sa akin, ito opinion ko lang naman mga kapatid. Ang higit na may responsibilidad dito, ay yung mga magulang dapat ni Christian. Una, 24/7 nandoon sa kanila si Christian. Sila Kabisnes ang ibinibigay ay support system lang. Maswerte sana ang mga magulang ni Christian na may isang Kabisnes na nakakatita sa kanilang anak at nagbigay ng tulong suporta para kay Christian. Dapat sana higit na alagaan nila si Christian dahil sa kanyang kondisyon. Una, dapat nasa oras ang pagpapainom ng gamot at pagpapakain. Kung hindi nila ito, o kung nakakaligtaan man nila ito, maaaring maglagay sila ng reminders. Ilagay sa kanilang ref kung meron man sila, sa salamin, or sa harap mismo ng lababo. Mga lugar na kung saan halos nakaharap ka. Upang sa ganun, ay ma-remind sila sa pangangailangan ni Christian. Pangalawa, pagdating ng gabi, dapat ay may mga sikretong saraduhan upang sa ganun ay masiguro sila nila na hindi lumalabas si Christian. Alam niyo po mga kaibigan, tatlong bisis na nangyari ito. Actually, nung makita nga nila si Christian sa unang pagkakataon, ano po, ay taong grasa ito. Kaya hindi mo maisasantabi na ayaw man nating humusga, pero hindi natin maisasantabi na tila may pagkukulang sa lugar ng mga magulang. Sana po mabigyan ito ng pansin ng mga magulang ni Christian. Ang pagmamahal na ibinibigay ni Kabisnes ay dapat mahigitan po ninyo dahil kayo ang dugo at laman ni Christian. Kayo ang kadugtong ng puso at higit sa lahat, kayo ang makakaunawa sa sitwasyon ni Christian dahil anak niyo siya. Sana po sa pagkakataong ito, hindi na po maulit ang lahat. Isa din sa napansin natin, na sana sa ganyang pagkakataon, kung tumawag man,
ano pa't sabihin, kabisnes, kung maghanap ko kayo, daanan kami para naman sumama. Kasi sa lahat ng pagkakataon na subaybayan natin sa paghahanap ay Christian, wala nga ho sila, hindi nga ho sila kasama. Asan ang concern niya? At sabi pa nga ni Kabisnes, hindi na siya nagtagal sa pakikipag-usap dahil tila nakainom yung ama. Ang sa atin lang, may pagkakataon pa bang uminom ganun? Alam mong may nawawalang kapamilya sa loob ng pamamahay mo. Hindi ba sila nag-iisip, nag-aalala kung ano ang sitwasyon ni Christian sa labas? O tila sanay na sila sa pagiging taong rasa ni Christian? Sa pagkakataong itong mga kaibigan, mga kapatid, iiwan ko sa inyo ang pagkakataon na ilagay sa comment section ano man po naman ang gusto ninyong sabihin. Kung ako man po ay may nasabing hindi kaaya-aya sa pandinig, patawarin niyo po sana ako. Ito po ay reaction lang bilang isang nagmamahal kay Christian, kay Kabisnes. Dahil higit na naaawa ako sa sitwasyon ni Kabisnes sa panahon ng pagkakataon na matutulog na lamang sila, lalabas pa at susuungin ang madilim na gabi upang magmisyon. Comment down below, mga kaibigan, mga kapatid. And syempre, sana po sa pagkakataong ito, sa muli, ako po ay humihingi sa inyo na sana po ay follow natin ang Kabisnes Official. Tulungan po natin na maitaas na po ang subscriber ng Kabisnes. At siyempre, sabi nga niya, kahit 400 lang sa taong ito ay masaya na. Pero kung mamarapatin, ay abutin natin ang 1 million subscriber para sa kanya. At syempre, kay Papa Dins, ang 100,000 subscribers, kunting kimbot na lang, malapit na po nating maabot. Sana po ay tuloy-tuloy na po nating iipangan. At Miguel Love, shoutout po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at ang mga team na was tumutulong sa atin. Andyan po ang Team Ayuda, andyan po ang Team Pima, Team Bornibol, at syempre ang ating pong Team Budol. Miga-miga love shout out sa ating mga member ng ating channel, the sister siblings, De La Torre Bland. Miga love shout out Missing Kids, Ken Salisti. Miga love shout out. At syempre, Triple E Vlog, miga love shoutout. At sa iba pa nating mga member. Hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Shoutout nga pala kay May Lusada. Maraming salamat po. At comment down below lang po, mga kaibigan, hanggang sa susunod po na pag-vlog. Sana po ay patuloy po tayo kayong nandyan para po suportahan ang ating mga video. Sa muli, ingat po tayo palagi.